So ito yung pangalawang araw namin ni Dad sa Korea. At so far ay nakapagpahinga naman kami ng unti. And kumain na rin kami. Kasi surely ako, pagdating namin namugutom kami. Ngayon ay sinundo kami ng hospital dito sa hotel namin ng 10 a.m. upang ma-admit na si Dad sa hospital para magawa na yung mga tests katulad na ng x-ray, MRI scan, CAT scan at marami pang iba. Dahil kailangan itong mga to upang maplano ng maayos at malaman kung anong kasing operasyon ba ang dapat gawin sa kanya. Oh. Sorry. Sorry about that. Itong nagdadala ng maleta namin ay isang worker ng hospital. Ang pangalan niya ay Lee Woo Cho. And napakabait niya. Hindi siya masyado marunong mag-English pero gumagamit naman siya ng translating app at nagkakaintindihan naman kung bakit papaano. 깨끗하게 유지가 되니까 걱정 안 하세요. It's a real tough. You know, it's tough for you. It's okay. Yeah. Yung sa gilid naman ni Daddy ay yan yung translator namin at ang pangalan niya ay Moon. So, siya mismo yung magiging guide namin or siya yung makikipag-usap sa mga Koreano at Koreana kapag meron kaming tanong or something. Dahil karamihan ay hindi nagsasalita ng English sa bansang ito. Ngayon, dadalhin kami sa office upang i-explain sa amin yung gagawin for today at paano nag-work yung process sa hospital. A doctor that works on bones? Orthopedics, yes. Orthopedics, yes. When he x-ray, then when he checks, he noticed that my backbone has a mass on inside my spine. So he gave me another check to go to a neurosurgeon. The neurosurgeon asked me to take my MIR first. Then when he checked, problem is I have a mass inside backbone and it's pressing my nerve system. Yeah, yeah. Causing him severe pain, numbness. 유리계 이식턱이 요산이 있어가지고 치료받았는데 그냥 그렇게만 한가 그랬는데 심해지니까 병원을 갔더니 여기 그 정형외과 한번 가보라고 해서 정형외과를 가보셨대요. 그런데 아까 말했던 것처럼 사진을 찍어보니까 여기 엑스레이 여기 누르고 있다고. 5년 전에 이 병을 처음에 알게 되신 거죠. So 마라밍 티라는 sa amin dahil kailangan nila malaman ang medical history ni Dad at kailan yung huling MRI, ano pa yung mga ibang symptoms na nararamdaman niya, saang part sa katawan niya masakit, paano ito sumasakit, gaano katagal at marami pang iba. Kasi ito yung magiging basihan nila upang malaman nila kung ano ang dapat gawin at makita nila kung ano yung nagkukos ng komplikasyon ni Daddy. At syempre, sasagutin din namin ito ng totoo dahil kapag hindi ay maaaring mag-iba mismo yung sitwasyon at baka mamaya magkamali pa sila or more likely magkamali kaming lahat lumala pa yung sitwasyon ni Daddy. Ngayon ay sinukat ang height at weight ni Dad dahil siya ay magkakaroon ng x-ray ng full body at sa chest area. Sa pagkakatanda ko, gagawin nila to para makita nila yung backbone ni Dad at kung meron pang something bukod doon. Like katulad na lang ng baka meron siyang something sa puso niya, sa lungs niya, etc. Dahil kailangan ay ma-check yung buong kalagayan ni Dad bago ang operasyon upang hindi magkaroon ng side effect or something kay Daddy. Sa madaling salita, security to for high success rates operation. Nang matapos ang first x-ray, which is full body, ay kumain muna kami sa cafeteria ng hospital. Nag-YouTube din pala siya, but in a sense of translating the words of Korea into English. And I'm not gonna lie, ang sarap ng pagkain nila dito. Akala ko nga nung una baka matabang or something, pero hindi. Masarap siya sobra. Nagulat ako, parang alam mo yung daig pa yung mga restaurant sa labas eh. And it's nice to eat Korean food dahil like iba-iba yung mga delicacy nila, iba-iba yung timpla, tsaka iba-iba yung lasa nila. Lalo na yung kanin, iba rin yung timpla, pati yung pagka, yung texture niya. It's a great experience na makakain ng ibang delicacies ng ibang bansa.
Nung matapos din ang chest x-ray ni Dad ay nakabili na rin kami ni Dad ng Korean SIM. Apparently, mahihirapan kayong manirahan or umikot sa Korea kapag wala kayong SIM card ng Korea. Kasi lahat ay phone na rito, kumbaga nakabase sa technology. And hindi sila prepaid, okay? Postpaid po sila dito, which is subscription sila, parang ganun na nangyayari din. Nire-renew po siya. Kung sa pagbabayad nga nila, phone or card ang gamit eh. Hindi na sila gumagamit ng pera or papel. Dahil it is more safe and mas less yung pwedeng makuha sa'yo kapag nagkataon na mawala yung card mo or yung phone mo ay pwede mong ipashot doon sa bangko. And lahat ng bilihan dito, maski yung taxi ay card or phone na ang ginagamit nila. Maski nga sa ano eh, sa LRT or sa metro station nila eh. Yun ang ginagamit nila for payment. Which is grabe yung pagiging advance ng lugar na to. Ngayon nang matapos ang mga test ay sinabi sa amin na kailangan na ni Dad na ma-admit agad. Dahil mag-undergo siya ng mga ibang test katulad na lang ng blood sampling, check yung cholesterol niya, uric acid at marami pang iba. Kaya kailangan niya lang sa ospital lang siya upang magawa yun. Sa totoo lang, nakakalungkot dahil may iwalay ako sa kanya, lalo na kami lang ang magkasama talaga at malayo kami sa bansa natin. Ayun, hesitant kami na ituloy na iwan ko si Dad pero in-explain naman sa amin na pwede ko siyang bisitahin sa weekdays at kung may ibibigay siya ay ipapadala lang. Pero hindi ko nga lang siya pwedeng makikita ng personal due to COVID restrictions. Pero kung sakali ay pwede naman buwaba si Dad para mag-meet kaming dalawa pero in a short amount of time lang. Dahil baka mamaya dumating daw yung doktor at wala siya, sayang daw yun. Pero di pa rin mawala yung lungkot dahil malayo kami sa isa't isa at worried ako baka di siya mahalaga ng maayos. Pero nung makita kong paano alagaan si Dad at alalayan ng mga nurse ay nabawasan yung alala ko dahil kita ko na talagang maalagain sila dito at marunong silang lahat. Nasabi nga ni Dad na ang gaan daw ng kamay ng nurse nung kinukuhaan siya ng dugo eh. Wala daw siyang naramdaman. So, that's good. Dad, ingat. Sige, enjoy ka muna dyan. At syempre, dumating na rin yung oras na kailangan ko nang umalis. Gabi na rin kasi at kailangan ko na rin magpahinga. Binook ako ng hospital sa isang hotel residence na malapit sa hospital para di ako masyadong malayo. At first nga nakakapanibago dahil hindi ako sanay ng walang kasama. At syempre lahat ay gagawin ko mag-isa na rin. Kaya it's a little bit of challenging sa akin lalo na iba kasi yung kinalakihan kong environment. And may time nga na nakakaramdam ako ng lungkot at pag-iisa. Pero iniisip ko na lang na it's for the good na rin naman to dahil nadadala rin din ako ng pagod. Kasi na end of the day, kailangan ko matuto rin na mag-isa dahil hindi habang buhay ay may kasama ka. Kaya dito ko rin na-realize na it's much better to spend time sa mga taong malapit sa'yo habang nandyan pa dahil iba na kapag malayo o kaya wala na sila. Yun ang vlog ko for today at sana naman ay nag-enjoy kayo. Kita ka sa next video. Gamsahamnida!